Isa ka ba sa nagpa-register sa National ID and hanggang ngayon, ilang taon na hindi pa dumarating ang inyong National ID card? Pwes, tuturuan kita kung paano mas mapabilis ang pagkuha mo or pag-release ng inyong National ID. Panoorin lamang ang buong video na ito. Hello mga ka-vlogs, ang kamang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago pa lang dito, ang nice mga informative content na andito po sa aking YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to. And maaari din po kayong maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili kayo ng mga perks na gusto niyo mga ka-vlogs. So ito na nga mga ka-vlogs, dahil napakarami pong nag-aabang sa pagdating or pag-deliver sa kanila ng National ID nila, makaraan nga po ang ilang taon na ang nakalipas at hindi pa nga dumarating ang National ID. And alam nyo mga ka-vlogs, no, na nafe-feel na mahalaga ang National ID dahil nga dito sa suspension ng pag-i-issue ng Postal ID and ni SSS Humid ID maging ni PhilHealth ID, suspended po siya lahat. And I think si SSS Humid and Postal ID ay mag-1 year na po na suspended. So, iba talaga, walang valid ID for passport application or iba pang mga transaksyon, kaya umaasa dito sa National ID. So, ang problema talaga ngayon, napakatagal ng pag-release or pag-deliver nitong ating National ID. Well, in fact mga ka-vlogs, sa ganang akin, ay magti-3 years na po siya na inaantay ko po ang aking National ID. So, until dumating po siya the last day, and isi-share ko sa inyo kung ano yung natuklasan ko regarding the National ID. So, ganito pala yun mga ka-vlogs. Diba po, meron tayong transaction or TRN, Transaction Reference Number, slip, kung saan nakalagay doon yung transaction number. So, advice sa atin, pwede natin yun siya, yun yung ipipresent natin upon delivery po ng ating National ID. And pwede din naman natin yung dalhin sa Postal ID ko, sa post office kung saan pinakamalapit sa ating lugar, para i-verify kung ano na ang status ng ating National ID. And kadalasan nga po, dahil ako paulit-ulit na pumupunta sa mga post office para i-follow up po yan, dala-dala yung TRN number o TRN slip. Ayan, so ang laging sinasabi naman ni post office ay wala pa, no? Wala pang update yung status ng National ID kasi on process pa daw. So ganun siya ka hassle, ganun siya ka nakakasakit ng ulo. Since hindi ko naman talaga masyado kailangan ang National ID kasi marami naman akong mga valid ID. So gusto ko lang talaga siyang dumating kasi nga matagal na tayong nag-register. So dapat dumating na talaga sa atin. And ang natuklasan ko mga ka-vlogs kasi natanggap ko siya the last day, and sa barangay po siya nakuha. And ang shocking lang kasi na-delivered sa barangay namin is September 12 pa siya. So imagine ngayon November na, magti-3 months na po siya by December 12, nakabinbin lang pala, naka-stack lang pala sa barangay hall, hindi po siya na-deliver. In fact, marami po na kasama ko ang may mga National ID rin na naka-stack pa rin po sa barangay hall. So, that's the reason na instead na mag-follow up kayo sa post office, pwede din yung i-follow up, pwede din yung i-follow up sa inyong barangay. Baka andyan na po sa barangay hall at hindi lang po na-deliver, hindi lang po binigay ng mga barangay officials para ma-deliver sa atin. So, minsan kasi may mga barangay officials talaga na tamad
no, tinatamad sa pag-deliver ng mga mails, mga documents. So, yun, lalong-lalo na po sa mga gagamitin for passport application at iba pang transaksyon, mga OFW bound for Taiwan since suspended nga po ang UMID, SSS UMID, at hindi naman po kayo pwedeng kukuha ng SSS certificate dahil wala kayong pending application ng UMID. Ayan, ay follow up niyo po ang inyong national ID sa post office or sa barangay mismo. Baka andyan na po at hindi lang po na-deliver sa inyo. So, sana yung naging gabay ang video na to and nabigyan po kayo ng idea kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell at ilagay sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo rin i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!